Una, gawin natin, sigurin natin yung karayom. Ang karayom, pag lalagay tayo dyan, kailangan, ito yung flat, di ba? Ay, kailangan nasa likod siya. Kailangan lagi nakaharap yung may kanal. Tsaka natin kakabit. Tapos, lagay na natin yung rewinder. At ang may iba-iba kailang plastic lang makina, iba yung rewinder, mayroon silang bobbin case. Ito, dito na ako nakaano sa makina. Usually, ang ibang ginagamit din ito. Mga bobbin. Pang high speed lang ho, ito yung ganito niya. Tapos, check na natin kung paano kabit yung sinulid. Yan. Ganyan. Ayan, ganyan. Tapos lagay mo dito. Ayan. Tapos. Ayan mo. Susuot natin ang karayong sinulit wag papasok. Ang iba kasi ang ginagamit pag ganyan eh, itong makina na to kailangan yung ganitong machine, kailangan yung pagsulot ng sinulid papunta doon. Yun, naisuot din. Tapos, kukunin muna siya. Kailangan yan, pag pinanong lang, kasabihin sila. Tapos, ganyan. Kailangan yung dalawa niya nakalabas na doon. Ngayon, lagay na natin yung takip. Tapos, try na natin sa street sewing machine. Ayan. Ito yung mga stitches niya. Ito pang stretch sewing machine number 2. Depende sa stretches ko anong gusto mo. Meron din number 4, sag. May kanya-kanya namang ano niyan. Ito, ganyan mga stitches niyan. Ngayon, ilalagay natin sa number 2 stretch sewing. Okay. Ayan. Try na natin. Showing. Ito kasi yung machine na to, iba ang ano, parang instant automatic. Pag pinindot ko siya, aandar siya. Yan lang, pindot. Kapag gusto mong i-stop, pipindutin mo rin siya. Yung iba kasi, ano lang yung inaapakan na lagay nila sa zigzag. Number 2.
Number 4. Yes, sir. Ayan lang ho, ganyan lang ho, madali lang siya. Ang zigzag. Pero kung gusto mo naman, ito naman sa number 7. Iba-ibang design, number 7. Ayan. Usually yan ang ginagamit ko sa ginagawa kong brief. Ng number 7 yan. Kaya lang masyado palang malakwat yung ano yung sisik natin. 7. Ganun lang, stretcho, wing, zigzag. Depende sa... So, wala nang sinulid. Depende sa kung anong gusto mong design ng pagtahi mo. Ganun lang po.